Oo, sige. Anong business mo? Baking supplies. Ay, parang Baking live na supplies. tayo. Ito si ate hindi sinasabi. Live na Game ba? na ba? Yan, Live. nakita ko eh. Live eh. Yes. Ito na naman. Ano na siya? Parang ang Ala dilim ka. ko. Medyo nga. Parang dim yung light mo. Parang yellowish yung light mo. Dyan. Oo, kasi wala kasi yung isad na lang ako ng konti. Nasaan siya? Ayan, okay. Ang dami agad ng... Good game na ba? Good evening! Oo. Ay, bakit ang dilim ni Selsa? Medyo nga. Oo, madilim kasi ano eh, tawag dito, wala akong yung ano, hindi ko naiwan ko sa Batangas yung ring light ko. Pero kita naman, di ba? Oo, kita naman. Okay na yan. Rinig na naman nila ako. Ay, kita ka na din. At Diyos ko, ang aking double chin. Wala kasi akong ano, nilagay ng, ano yan, holder, cellphone holder. Yan. Carry lang. Oops. Rinig niyo ba ako? Yes. Delayed pala siya, no? Yung dito sa Zoom, tsaka doon sa, ano, sa live mismo. Iba siya sa, ano, sa Facebook. Ayan. Narinig niyo ako? Yes. Can you hear me? Yes. Okay, cool. Yeah. Ano mo kaya to? Try natin. Yes. Wait, ang nagulan ako saan ako titingin. Hello, good evening kay Pats, kay May Ann Asia, kay Christopher John Salvador, Ronica Moreno. Oy, mag-ano na kayo, mag, dito. Kasama ko nga, ay, ano ba yan? Kasama ko nga pala itong dalawang to, si Ann Alcazar and si Elsa Ramos de Castro. Hi, yan, good mag-ano guys. Na kayo, mag, tag dito, mag-shoutout ng inyong mga page, channel, and business, ano. Ayun na naman na si Sai. Ayun, YouTube channel. An, una ka na. Sige, una ay, ka, An. Ako na ba muna? Okay, sige. Doon po sa mga ano, aspiring bakers dyan and mahilig sa mga sweets, okay, follow and like na lang po yung page namin. It's Patissier Baking Supplies and Packaging. So, sa Facebook lang siya, then tingnan na lang yung mga available naming items and then message lang po. So, dead air na tayo. So, ikaw na. Ayan lang yun sa akin naman Zoom. Is just the personal blog. It's all about traveling, like about sa lifestyle at saka sa personal you know, love life, mga ganyan, adventure. Just ano lang subscribe lang kayo guys. If ano lang, personal blog lang 'yon and makikita nyo doon yung mga adventures, little adventures about my life and about my family and friends. Yun lang. Yeah, nice. Yes. Yep. Ay, hindi mo sinabi yung ano mo, yung page mo. Oo, ano meron din siyang page. Like nyo lang din siya and follow nyo lang din. It's Selsa Ramos de Castro. It's the same with my YouTube channel. Yun lang.
Ang mga nice yan, dami mong ano, subscriber. 1.9. Saray. Ate Vange, take it away. So, thank you sa inyong dalawa kasi in-invite ko kayo para mag-share ng inyong best practices. Best practices. Parang may delay. Napapansin niyo ba? May ano, parang delay? Medyo, medyo. May delay nga, no? Kaya nakakalito siya. Ilan bang screen ang meron ka? Baka kailangan i-mute nung isa. I think, ayan, I think medyo okay na. Meron akong isa, patay ko yung isa pa. Okay, wala na. Okay na? Oh, shout out kay Mommy Mods. She's watching. Hi, Mommy. Mommy Mods. Hello. Andiyan kasi ano, I wanted to shout out to Lara. Hi, Lara. Hi, shout out and shout out. Good evening to everyone. Parang ako yung host. Yes, gora lang. Nag-ano pa ako, naninimbang pa ako kasi hindi ano eh, hindi nagsasabay. Wala pa ba si Eliazar? Ay, Lord. Pag tayong maghanap, baka bigla akong mag-out. Yan. So, ano natin? Ayan. Feeling ko naman. Ayan. Let's start. Okay, sige. Go lang. Ayan. Pinakpakiramdaman ko eh. No? Parang gumagamit ako ng intuition ng his Paano ba? Hello? Narinig niyo ako? Yes. Yes. Loud and clear. Okay, very good. Narinig ko kayo ng malinaw, pero pagdating doon sa screen mismo, parang delay siya, no? True. Oo. Kaya nakakalito. So, saan ba ako titingin? Dito na lang sa Zoom para ano, iwas-iwas ng ano. Okay, how about now? Yes. Ito troubleshooting habang nasa live eh. Okay. So, kaya tayo nandito kasi in-invite ko kayo pala kasi gusto ko kayo mag-share ng inyong mga best practices, ng inyong mga stories about career, life experiences, habang ako'y nagre-read. Ayan. Si Mami Mudit, magkakalablay pa daw ba siya? Oh my word. Masisira ang aking career dito, Mami Mods. Ayan. Marinig na daw. Narinig na nyo yung maliwanag. Okay, very good. Kaya lang late yung aking parang response doon sa ano, sa screen. Right? Nakikita. Okay na? Okay. Perfect. So, let's start. Ganito yan. Mamimili ulit ako ng mga babasahan ko. Ha? And, oh my word, Han, why are you there? Just ko, hindi ako kalain po. Wait lang, Anne. Ako, yung nabigla. Nakita ko si... Nakita ko yung jowa ko doon. Pinakausap. Diba? Ako yung nabigla. Diba nag-baby? Oo. Ah. So pala yung babatiin ko sana. Kala ko si, ano, si Sai. Bigla, ayan, why are you there? Napawisan ako.
Hi, hi, how are you? Why are you here? Ikaw pa lang pumapag-ibig, ate. Wait. Ang karma. Ellie, ako ng Ellie. Ito pa, bumalik sa akin. Thank you. Thank you, sino to? Batiin ko si Zara Candazo, si Jonasel, si Amiranda, Karen Pascual, Maydi. Kunwari, wala akong nakita. Bet Bianco. Ang hirap. Ang sakit sa dibdib nito. Hindi ko tulungan ako sa na-stress ako bigla. Okay, so let's kaya start. Kaya ka dyan. Kinakarma ata ako. Ito yung mabilis ng karma sa akin. Sinadya ko itong para sa sa'yo eh. On fleet yung kilay mo. Fleet lang. Pinagawa ko talaga ito eh. Ronica Morena. Okay. Si Ronica, I'll be sending you a message later on. Just so busy. What else? Okay. Let's move on to our main objective, ang mag-read. So, mamimili ako sa mga 9th. Sarah, ha? Yvette, sino ba to? Sino ba pwede kong piliin? Mamimili ako sa inyo sa may mga share badge. At saka send stars, same pa rin, same process. Kung sino yung mga nagsesend ng stars, 75 stars in up and share badge po. Ayan, pipiliin ko yung mga huhulaan ko about business. So, focus on the business. Ayan, Casey Pulyon, let's start with you, yung business mo. Pagkatapos, tatanungin ko ng mga magagandang question itong mga kasama ko. Magbibigay ng mga question about business or career, yung mga experiences nyo. Okay. Let's start. Easy po yun. Business daw niya. So, it's, alam ko. Naku, yun na lumabas na yung tatlong cards. Apat actually. King of Club. Uy, puro tao. King of Club, King of Spade, and Queen of Club. And for Club, thank you, Karen, for sending 100 stars. Uy, 100 agad pa, Karen. Thank you. Ayan, all about business and career po tayo. So, ayan, naku, namumblema. Si Casey, since puro tao ito, there are a lot of, parang may mga hadlang and balakid, mga taong ina-expect niya na mag-tutulong, ganon. Hindi masyadong prosperous sa mga oras na to. Ngayon lang naman to. Yan, nagkakaroon ng issue when it comes to communication. Yan, pakikipag-usap. May fear na siya ngayon at this moment to continue the business. Yan, continuous business. Ano na kayong nangyayari dito at bakit ba? Three of Swords, ayan, parang hindi tumutugma sa oras at panahon yung kanyang negosyo. Feeling niya dapat expert na siya sa mga sandaling to. Pero sa nag-uumpisa pa lang, parang nandun sa point na parang starting pa lang, may mga balakid, may mga issue, document issues, or communication issues with people around her. And ano pa ba? Pero kapag natagalan niya to, Nine of Cups means abundance. Pagpapatuloy, kailangan lang niyang malagpasan tong di ba sa negosyo, yun nga eh, gusto ko itanong to sa inyo, or career, kahit naman sa trabaho, kapag nag-uumpisa pa lang, hindi naman ganun kadali, no? Lalo na, hindi ka mag-expect, hindi ka makakapag-expect agad ng ano, pag-bloom sa umpisa, sa first few months ng ano, or even years, nagtitake isang taon yan, di ba, Anne? Tsaka ano, Celsa? True. Yes, I agree. True. Kasi meron tayong ano eh, learning curve. So, kanya-kanya tayo ng learning curve. Bigyan mo lang yung chance yung sarili mo na mag-sink in sa iyo lahat ng knowledge and i-apply mo siya kapag ka pwede na. So ayun, tiyaga-tiyaga lang syempre. Tiyaga-tiyaga, no. Oo, sa umpisa lang naman siya mahirap. Kasi hindi tayo familiar sa mga process. And pagtagal-tagal at nasanay ka na, doon na mag-i-start na magiging madali na lahat. Mm-hmm.
Saka pagkagabay mo na, huwag kang magsa-stop doon. Kailangan mag-i-aim ka pa rin for more kung maghanap ka ng mga ano, mga ways para i-improve yung business mo or yung career mo. Kunyari kung sa career man, huwag ka mag-stay na kunyari stable ka na sa pagiging agent mo or sa position mo ngayon, mag-aim ka for the higher position. Syempre, nakakapagod kapag nandun ka lang sa yung paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Ganun. So, mas maganda kung mag-aim ka for higher position. Always for the better lang. Awesome! Gusto ko yan. Ang taray. Nakakatuwa! As in, hindi ko kailangan. As in, perfect na perfect. Saktong-sakto yung mga sagot nyo doon sa mga sinabi ko. And ito, marami tuloy ako nakikita ng mga nagtatanong. Kagaya ni, ano, ni Sara Candazo, thank you for sharing. Ang tanong niya, patapos na po yung room for rent namin na negosyo, kung magiging okay ba siya. Uy, alam niyo, magandang ano yung negosyo. Feeling ko talaga social to si Sara. Pangarap ko yun. Pangarap ko yun. Plano din namin yun ni Hubby. Kasi ano eh, hindi mo na kailangan, walang nabubulok na products, mga ganun. Basta i-maintain mo lang siya. Diba? Exactly. And look at this. Ano, matanda na kayo, 'di ba? Ano na lang, parang maghihintay na lang kayo ng monthly. May income ka, monthly income ka. Yes, that's right. And look at this. Obviously, napakaganda nito, Sarah. Sarah Candazo, congratulations in advance. 8 diamond, 9 of heart, and 7 of diamond means bongga. As in, tama yung mga sinabi ng mga kasama ko that this is going to last. Obviously, ito rin yung pangarap ko. Isa rin ako sa mga gusto magkaroon ng sariling property for rent, di ba? Sarah yun ito. As in, hindi na mawala yung property mo. Natural siya. May nagsabi sa akin, client ko, broker siya sa MDC, and she told me that there's two things in this world na talagang tumataas yung halaga at di bumababa, which is property or lupa, then gold. Kasi the reason why bakit hindi bumababa ang presyo ng mga tumataas pa, it's because it came from God, created by God. Wow. Yes, right? Very well said, Ate Vance. So, that's why, let's move on. Sarah, congratulations. Business po ni, si Angie. Angie, business tayo ha. Love life, tingnan natin kung magkaka-love life. Ayan, okay. 3 spade, 4 diamond, and 5 club. Kaya hindi ko sinali yung love life kasi it looks like dito, lumalabas na parang, mabilis maapektuhan to si Angie ng emosyon kapag mayroon siyang career or business. So, dapat mas focus siya sa kanyang ginagawa. I would like to ask you both. Yan. Since ikaw, Selsa, you're on a career, may asawa, and then Anne, ikaw, you're doing business. Question, nakaka-apekto ba talaga yung love life or emotion sa ginagawang trabaho or negosyo? It's a very good question, Ate Vance. Actually, nakaka-apekto talaga siya. It could be negative or it could be positive. Pero kung sa akin kasi, I always, ginagawa ko siyang inspiration para sa mag-succeed ako. Kasi pag kasi, ano mo yun, pag medyo tinatamad ka or nawawalan ka ng drive, iniisip ko lang yung mga goal namin, mga plans namin, 'di ba? Together. And lagi kong iniisip, sinasabi ko sa sarili ko na pag hindi ako nag-excel sa area ng work ko, laging siya yung ginagawa kong goal. Alam mo 'yon, yung aking love life, ang aking hobby, siya yung nasa dulo lahat ng kung ano yung ginagawa ko, and always end up na nagsasucceed ako kasi siya yung palaging ginagawa kong prize sa lahat ng gagawin ko. And nakaka-apekto din yon para, alam mo yun, mag-success ka. And yon. And it's really affecting the career in a way na maganda. For me, ha? That's for me. And it's always working for me. Nice. Good job. Ang ganda namang, I love that. Parang dapat talaga gayahin natin yung ginagawa mo. Tignan naman natin si Anne. Ano naman masasabi mo? Is it really affected? Nakaka-apekto ba talaga yung emotion? Naupo si Anne.
Oo naman, kasi ano, 'di ba? Syempre, meron ang inspiration, pero yung love life kasi dapat ginagawa lang siyang inspiration, hindi siya yung world mo. Dapat pang ano lang din yan eh, pang improve ng sarili. Kasi syempre, mahirap kapag kayong mag-isa ka lang. Kunyari ako lang mag-isa sa business. Pag tinamad ako, tatama rin ako ng diretso. Hindi, unlike ngayon na ano, syempre may kasama ako sa business. So, syempre, isipin ko din yung kung anong mangyayari para sa kanya. So, yun na, pang-inspire lang talaga. Totoo. Tama ba yung sinabi ko? Kinabahan ako sa iyo. Hello, Mayla Ford. Thank you for sending 20 stars. Sino yung nag-send ng 100 stars para mabasahan? Karen Pascual. Karen Pascual. And career. Ayun, pagtanggap na, kung matatanggap daw siya sa work si Karen Pascual. Tingnan natin yung kanyang work. Uy, she's really good. Matalino tong batang to. And ano lang, kulang lang siya push or confidence. Yeah, confidence yung kanyang dapat focus. Queen of Diamond, Ace of Club, and Six of Club means she has to build the confidence para mapaniwala niya yung mga mag-interview sa kanyang. Pasado ko, kaya ko to. Experiences, since pare-pareho tayong galing sa call center. Ayan, Anne, kaselsa. Ano yung mga naging experiences niyo nung mga nag-a-apply pa lang kayo? Share. Since nauna ako kanina, I think it's Anne. Yes. Okay. So, matagal na ako nung last time na nag-apply. Pero, syempre, andun yung kaba. Andun yung maiisip mo, bago na naman to. Syempre, mga bagong process. Nahihirapan na naman tayo. Kaya, ano lang, confidence lang din. And kailangan, bago ka pumasok dun sa company na yon, at least may idea ka para ma-impress mo yung mga mag-interview sa'yo. Hindi yung mukha kang, ano, pag tinanong ka nga na agad, diba? Mag, ano ka ng background ng company na yon para may masasabi ka sa interview. And, ano din, kailangan din decided ka kasi, eto kwento ko lang na ano, nakwento lang din sa trainer ko before. 'Di ba usually kapag after ng interview, sasabihin sa'yo i-text na lang or tatawagan na lang. Ano daw, hindi siya naka-receive ng text or call, pero nagtanong siya dun sa mga co-applicants niya if naka-receive ng text or call. Mm-hmm. So, ayun, so wala siya eh, pero sinabi nung kasama niya na etong araw na 'to, magpa-final interview. So, ayun, pumunta pa rin siya doon kahit wala siyang na-receive na interview. And ending, na ano, na-accept pa rin siya kasi yung, ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon sa ano na yun? Decided siya. Ayun, nagpursige siya and nag-gustong-gusto niya makapasok doon. So, ayun, kahit wala siyang, ano, wala siyang, hindi siya, kasali dapat. Kasali dapat. Tinanggap siya kasi yun nga, nakita yung pagpuporsige niya and nakita na gustong-gusto niya talaga dun sa company. Exactly, I agree with you. How about you, Selsa? Actually, nasabi na lahat ni Sarah, ay ni Anne. Eh. But then for me, ang masasabi ko lang or matitip ko lang, every time na or every before na mag-a-apply ako sa isang work, I always a lot of time na bago ako pumunta sa interview is lagi akong nagpe-pray. And pinagpe-pray ko palagi na sana, hindi ko pinagpe-pray, parang pangalawa na yung prayer ko na sana matanggap ako sa work na to. I'm asking for prayer or pinagpe-pray ko na sana, Lord, take over me, na sana makayanan ko, masagot ko lahat yung mga dapat itanong sa, lahat ng mga itatanong sa akin ng mga interviewer sa akin, masagot ko ng maayos, and take over me para ma-impress ko yung interviewer ko. And then doon papasok yung pag positive ka kasi, lahat ng mga positive things is always on your way. And doon may impress eh, and always be yourself. Tsaka yung experience mo, parang sa una, it's actually a natural thing, nakakabahan ka talaga. Kasi we are all human being. Talagang pag hindi ka kinabahan, yun kakabahan, hindi ka kinabahan. But it's a natural thing. Kapag nandun ka na kasi and kapag gustong-gusto mo yung isang bagay, mawawala na yung kaba mo eh. Kasi it will come out to you, like it will come out naturally
na ma-impress mo talaga yung kung sino man yung nag-i-interview sa'yo. Makikita sa'yo yun sa skills mo, kung paano ka makipag-usap, kung paano ka sumagot ng questions. And yun, based on my experience, lagi naman din siya nag-work kung talagang para sa'yo. Eh, pero kung hindi naman talaga para sa'yo, it's okay naman na, alam mo yon, na ma-reject ka. Hindi ka dapat mag-stop doon kasi kung hindi siya, hindi mo nakuha yung isang job, that's fine. Marami ka pang pwedeng pag-applyan and, you know, maging part ng experience mo. Very good. Exactly. Just to share with you guys, alam mo, tamang-tama yung sabi nyo, nakakarinate ako na ito. Kasi when I started my first job, yung pinakamaayos na trabaho nagkaroon ako is call center. Yung kami nagkakilala ni Celsa, exact sa sinabi ni Anne na pag determinado ka, you are going to get the job. Kasi nung nag-apply talaga ako, wala akong alam sa call center. So, yung final, basta lang, sagot lang ako ng sagot kung ano meron ako sa information doon sa biodata. Then, basta siguro nakita nila sobrang determinado ko. And then when yung final interview, tinanong ako, what do you know about call center? Ala siya! Ang diretsong sagot ko, I don't know anything about call center. Yan, ang galing, no? Pero, sinamahan ko naman ng, you know what, if you're going to teach me how to be a call center agent, I'll be one of your top performers. Ala. Oh, di ba? Bongga. Bongga. Bagla siyang napangiti sa akin. Kasi sabi ko, hindi ko maalam yung ginagawa nila ngayon. Pag tinuruan mo ako, I'll learn fast. Ganon. And sabi ko, kailangan ko ng trabaho. Never pa ako nagkatrabaho. I need it now. Ala. Ayun na. The rest well, I think that's your first job, Ate Vansh, di ba? Yes, yun yung first job ko. At lagi nang nahirapan naman ako sa training though, pero ang dami kong natutunan talaga. Nakita mo namang weakling na weakling ako ng mga panahon na yun. Oo, pag naman talagang determinado ka talaga, walang hindi mo matututunan. Talagang matututunan mo basta gusto mo yung job na pinasukan mo. Yes, that's right. So let's do another one. Actually, mag-hi lang ako. Sure, go ahead. Mag-hi lang kay Lauren. Ayan, sana na-enjoy niyo yung cake kanina kasi birthday nung asawa niya. Happy birthday, person. Happy birthday! Nag-ano sila ng ano, oh. Nagpa-bake sila ng ano, money cake. Ayan. So, wow! Enjoy. Nice. Okay. Yayamanin niya, eh. Yayamanin niyo na. Money cake. Wow. Okay. So, hi to Alexandra, Nicole de Asis. Thank you for sharing, guys. Now, let's talk about another story. Tingnan natin kung, business. Sino ba? May Lifar, ayan. Yan, si May Lifar. Kanina ko pa rin yan nakikita. Shout out, May Lifar. Thank you for sending 20 stars as well. Maliban pa dun sa kanyang pag-share. Ayan, okay. Ang question niya ay business and love life. Okay. The full card ang nasa gitna. Obviously, this means that you have to take a leap of faith. You have to go and move and do whatever you're thinking now na negosyo or gusto mong career, whatever industry that is. Kasi maganda talagang sinyalis to, Ace of Pentacles in reverse. Kaya lang parang malabo sa ngayon because nag-aano siya. Nagdadalawang isip yung parang takot na baka hindi magano. Alam mo ang tao, ano di ba? Nega muna bago magpasa. Nega muna talaga. Natural sa atin yung gusto natin pero may takot, may pangamba na magkamali. Totoo. What do you think about that, Celsa? Alam mo, totoo talaga yan. Talagang siguro it's because lahat talaga tayo is not really perfect kasi we are human beings. So talagang dumadaan muna sa pagiging nega minsan eh. Pero talagang kailangan sa buhay, lalo na sa panahon ngayon, we have to be always positive. Kasi pag negative talaga yung iisipin mo, talagang yun talaga yung papasok eh, tsaka susunod. Pero kasi kung sabi nga nila, 'di ba? Kung walang fear,
walang success, 'di ba? Correct. So kung kailangan True. go ka lang. Kasi kung kahit na pagka hindi mo tinry, hindi mo malalaman eh kung ano yung magiging outcome. So, Correct. Yeah, go lang nang go. So what if kung madapa ka? What if kung magkamali ka? So that would be your learning point. Exactly. Diba? Important That's right. yung na-try mo, 'di ba? Saka, pangit din kasi yung, ano, yung overconfident, di ba? Totoo, totoo. Mas nakaka-ano yun eh, mas nakaka, mas hindi ka matatanggap sa work or mas mag-feel ka if overconfident ka. Lalo na pag close-minded. Totoo. So, ayun. Naku, correct. I know people. Sa araw-araw ginawa kong pag-read ng future, past, present, future ng tao, parang, ewan ko ba, ano na ako, para kung naluluto sa story ng buhay ng tao ngayon. Nakakatuwa na minsan, syempre nakakapagod. And just to share, I totally believe that there's only two things that we can do in life, and that is to fail and to succeed. Pero mas pipiliin ko mag-fail na muna bago mag-succeed kaysa mag-succeed tapos mag-fail. Right? We have to feel the pain kasi para ano ma-appreciate natin yung success na makukuha or matatanggap natin. Everyone has the right and the capability to be successful. Kasi lalo na to si ano, si May Lefarge. Emperor card is a very successful card. It means stability. So tama yung tinatahak niya, yung pinaplano niyang gagawin, tama na. Huwag siyang hindi siya dapat mag-alinlangan. Kailangan lang niyang pag-aralan mabuti, of course, bago niya pasukin. So, that's it. May Lefar. Let's see. Tignan natin yung iba. Hi, Rubina Balak for watching. And Aileen Di Castro Moroliano. Christine Lumibao. And share po tayo para mapili. I am going to choose... Si May D. Sige, business tayo sa'yo, May D, ha? Sophia Garments. Hello, good evening po. Nasin, hindi pa po. Hindi ko pa nakikita yung mga messages. I'm sorry. Hindi pa ako nag-check ng mga messages ko. I have a fortune. Diba? Ganun ka-hectic ng schedule ko. Then after, right after this, meron akong simulaan. Sunod-sunod May sila. Client ka na agad. Yes, oo. Diretso. Fully booked na po ako this month. November na po ang pinupuno. Wow. Yan. So, daming ano, client. Daming ano. Bonggambongga. Bonggambongga. Thank you po. Nami-miss na ako. I'm sorry dun sa mga nami-miss kong hindi nahuhulaan. Lalo na kapag nag-uhula kasi ako, 1 to 2 hours, kagaya sa amin ni Anne. Ayan, nag-ulaan kami niya, may kasama chikahan, umabot ng 2 oras, may git. So yung kasunod, tinamaan, medyo nagpatong-patong ng ano. So, sorry po. Okay lang, kasalanan ko. It's my fault. Kasi ako talaga, hindi ako nag-ano. Alam mo na, Celso, na CRT ko, mataas. Hanggang alam mo na. Alam mo yan. Hanggang ngayon. PhD queen talaga ako until now. Ang haba ko talaga makipagkwentuhan. Hindi mo ako maawat eh. Baka binokin mo ako, di ba? Ay, sorry. Live pala to. Akala mo. Wala ka live. Akala mo nag-audio. Go lang. Pero totoo naman, more than 1 hour yung usap namin. Na-booking na kayo. 30 minutes. Muna booking kami, patay. Okay. Sino to? Si Forges Cherry, hello. Si Christine Lumibao. Okay, Christine Lumibao. Good evening, Arizona, your basho. Ayan. Okay. Mga tarot. Page of Pentacles, so start learning and learn new skills or study. Mag-study ka daw. Mukhang nag-aaral to o mag-aaral. Trust in the magic. You have to trust that the universe will help you while you're at home. Ang galing naman itong card na to. And yung mga akala mong imposible, magagawa mo. Yung mga iniilusyon mo dating pagtatapos, pagkakaroon ng diploma or permit or license, whatsoever that is, na feeling ko yun na lumalabas ngayon.
Yan, nakukuha mo siya. So, let's go ahead and confirm ko lang. Kasi, homeschool yata siya. Parang oo, homeschool to or homes na may ginagawa siyang pag-aaral habang siya ay nagtatrabaho or nagpupursue ng career. So, that's what's in it. Wait, tatanungin ko sana kayo about doon, about din sa ganitong eksena na actually, ginagawa ko siya, nagtatrabaho ko at the same time nag-aaral. Na-experience ka ba yon na sabay niyong, may sabay kayong ginagawa, nag-multitask kayo? Well, actually, for me, muna talaga ako eh. No? Alam mo, ako talagang, for sa akin, hindi ko siya na-experience. Actually, parang yun nga yung na-missed out ko na, nung medyo nag-aaral ako. Pero malaki yung aking respeto sa mga, alam mo yung pinagsasabay yung pag-work at saka yung pag-aaral. Kasi parang nakikita ko sa kanila na parang, alam mo yun, kahit sobrang busy nila, sadya pa yung makikitaan mo ng sobra talagang grabe yung pag-aral. And most of my friends na merong job habang nag-aaral is, alam mo yun, parang nabibili nila kung ano yung gusto nila, nakakapagpa-aral sila ng sarili nila, nakakatulong na agad sila sa parents nila. And which is sana nagawa ko na hindi ko nagawa noon. Kasi alam mo yun, hindi ako nagkaroon ng chance na ma-experience yon. So, dun sa part na yon, good job and saludo po ako sa mga working student dyan. Thank you, Sarah. Hello. I appreciate it. Tinamaalagad ako, parang pinag kasi. Ano ba yan? Oo, mahirap talaga siya. Sobrang hirap, pero sana, alam mo yon na hindi ko na-experience. Pero nakikita ko sa mga friends ko dati, like sa Tivanch, nag-work siya while nag-i-study siya. Parang ang hirap-hirap, parang nakikita namin, nag-enjoy kami, then sila natutulog sa isang tabi. Kasi yun lang yung time nila para mag-rest. Alam mo yun, parang nakaka-believe, nakaka-inspire. Correct. Sana ma-inspire ka namin, kaya mo rin yan. Kung kaya namin, kakayanin mo din. Wala namang edad sa pag-aaral. So, ito lang. Very, very proud ako na kasabay ako mga bata. So, yung mga experiences na tinatanong nila, ako lagi ang may sagot. Medyo, lang yung kwento mo. Oo, kalmahin ko lang yung sarili ko minsan. Hindi sila makarelate. Sa akin naman, nag-try ako niyan before. Pero kabilin-bilin lang kasi ng papa ko, wag daw ako mag-work habang nag-aaral ako. So, ayun, ang nangyari, nag-work ako, nagkakita na ako, ayun, napabayaan ko na yung work ko. Parang isang sem na lang yata yun. Tapos yun, ngayon naman ako nagsisisi kasi hindi ko siya natapos. And sayang, isang sem na lang and different na yung mga curriculum, so hindi ko na siya mabalikan. Nag-try ako nung last year na mag-re-enroll sana. Kaso, ayan naman ng COVID, hindi naman ako makakuha ng transcript kasi sa PUP ako eh. So, kailangan talaga pumunta doon and medyo mahirap. Mga 3 years bago makuha yung TOR mo. Parang matagal talaga doon. So, ayun. Kaya ayan, since hindi ako makapag-school, hanap na lang ng ibang option. Kaya ito, business na lang. Open na lang business. Kesa nakatunga nga dito sa bahay. I see. All right. Well, thank you for sharing din. Sino ba to? Si May, di ba, na nabasahan ko? Narinig niyo ba ako nabasahan? Parang hindi. Parang hindi pa. Maybe? Hindi pa pala. So, siya ang aking babasahan ngayon. Ang question niya is, wala naman siyang question. Nasaan yung question niya? Diretso na tayo sa business or career, ni maybe. Oh, okay. Devil in reverse. This can be the crisis, yung sitwasyon na hindi magaanong kagandahan. And Queen of Cups in reverse, babaeng gustong makatulong or magkaroon ng sariling pagkakitaan pero walang choice kasi nakabaliktad talaga siya. And strength, yun, iting lang niya yung tapang or lakas ng loob sa ngayon. So survival siya. And to survive
tignan natin kung makaka-survive. Well, for her to survive, she has to surrender it all now to our God, our Creator. Do you believe na, alin niyo wala ba kayo na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang hawa? Oo naman. Siyempre. Siyempre. All of us believe that kasi totoo naman talaga na without our action, walang mangyayari. Without God, oh, kahit anong action ang gawin mo, totoo. Mm-hmm. Right? So, there. Next, Missy Mara, thank you for sending 50 stars again. Hindi ko pa siya nasasagot. Actually, ito si Missy Mara. Nabasahan ko ito kagabi, no? Ay, kanina pa lang madaling araw. Uy, naghula. Naghula kaya at nag-start ako maghula ng 12 midnight. Wow. Okay, per hour mo. 20. So, sino daw? Si Raima de la Cruz Dominguez, career and business. Okay. Kuha ko na ang dalawa dito. Uy, question sa inyong dalawa. Ano yung unang ano? Ano yung unang-unang profession or trabaho na ginusto nyo? Yung gusto nyo talaga na feeling nyo magiging masaya kayo? Ah, ikaw muna. Ginusto ko? Mm-mm. Wala actually kung ano man yun. Kasi ako to, sa totoo lang, go with the flow lang talaga ako. Wala ko yung ano. Pero ang pinakauna kong work, yun yung pinaka-happy para sa akin. Nag-ano ako, bartender dun sa bar ng tito ko. So, sobrang saya nun. Maski mabigat yung trabaho, yung talaga nagbubuhat ka ng cases, ng beers, ganun. Pag wala akong mautusan, ako mismo yung nabubuhat. Eh, super payas ko pa noong mga panahong yun. True. Ayun, so ang saya niya, may ano, mausok. Pero sa totoo, mag-mix-mix ng, ano, ng cocktails. Tapos, syempre, titikman ko. Yun pala yung masaya. Oo. Tapos marami kang makikilala. So, ayun. Happy-happy. Tapos after noon, call center na. Taradaradyo na ng call center. Taradaradyo na. Mm-hmm. Ito naman sa call center, gustong-gusto ko siya kasi nakaupo lang. Yung wala ka nang gagawin, I mean, ayoko kasi yung mabigat na trabaho. Yung maski nga dito sa bahay, hindi ako masyado naglilinis, hindi ako nag-ano. Kasi parang ang personality ko is yung nakaupo lang, naggaganda lang, saka na-enjoy ko makipag-usap. And ayoko nang medyo ano ako eh, ano man tawag doon, ayoko na ikipaghalubilo sa mga tao talaga. Unless kakilala ko talaga and medyo matagal na friends. So, perfect to para sa akin. Hindi ko kilala yung kausap ko. Hindi ako maapektuhan if nagsabi siya sa akin ng bad or ano. Basta after ng isang call, move on na agad. So, ayun. Hindi siya nakaapekto ng emotions ko. So, ayun. Ayun lang for me. Thank you. How about you, Selsa? Sa akin naman, yung first job ko, sobrang masaya. Lagi naman ganun eh pag first job ko. First job ko is, I was a marketing associate. Sobrang layo sa kung ano yung meron ako ngayon. And then yung pangarap kong job dati, it's also a marketing, pero alam mo yung mga events. You know, ang hilig ko doon, gustong-gusto ko siya dati, yung alam mo yung nag-aasikaso ng mga events ng mga concerts, yung mga fashion show. Mm-hmm. Mahilig na ako talaga sa mga fashion noon pa lang, dati pa lang. And then after that, nagkaroon nga ako ng work, which is naging parang sobrang saya ko na nagkaroon ako ng work sa Singapore before, and it's all about fashion. Nice. Sa Topshop. Kaya alam mo yon, naging mas doon na enhance yung aking customer service skills kasi yung personal interaction. Mm-hmm. Kung si Ann is yung personality niya is yung parang gusto niya lang yung kakilala niya lang yung gusto niya. Ako naman yung tipo ng gusto ko yung pagchikahan ako sa mga iba't ibang mga tao. Like ako wala ako. You can put me in any crowd and I can be, you know. Magiging madaldal ako and wala kang magiging dead air pagkasama mo ko. And yun yung parang sigurong dahilan kung bakit napunta rin ako sa BPO industry. Kasi I love to talk. I love na nakikipag-usap ako sa iba't ibang mga tao. And yun, nakakapag-learn ako sa kanila. And nag-enjoy naman ako sa ngayon sa work ko, work from home call center. And yun nga, nakaupo, tapos nakikipag-usap ka. Kahit na nakaupo ka, nagle-learn ka eh.
Nalalearn mo true. lahat yung mga strategy. Marami ka actually matututunan. Mamimit mo ang iba't ibang klase ng tao. Perfect yan. Totoo yan. Yun din ang nag-push, naging nagbigay sa akin ng mataas na confidence level. Yung pakikipag-usap sa maraming client. Iba't ibang. Yun, iba't ibang klase na ugali. Pag-aaralan mo kung paano mo sila i-treat. Yung magiging maayos yung sagot nila sa'yo. Response mo kahit na sobra silang galit na galit sa'yo. Kailangan ko pa rin maging positive. Diba? Iba ang buhay call center. Utak ang tinitira, tsaka emotions. True. Exactly. Hindi ganun kadali. Kaya kailangan, So, yung sagot ko, Medyo manhid. Exactly. Medyo manhid ka dapat. Hindi ka pwede maging emotional masyado when you're a call center agent. Nakakaloka. Mm-hmm. So, may mga naman nag-resign ng first, second calls nila dahil sa ano, sa stress. Ganun kataas ang stress level. Naku! Thank you, NJ Abad, for sending stars, 70 stars. Now, si Raymat, kanina si Rima de la Cruz Dominguez, binasahan ko siya ng card. Ito yun, tinuloy ko na, Ace of Wands in reverse. Five Pentacles means career or trabaho. And Eight of Pentacles, parang hindi pa nag-move or hindi nagko-continue. Pero be grounded daw, sabi ng Fox Spirit. Think of your feet. So, mukhang maganda naman yung status niya, hindi naman gaano nahirapan sa buhay to si Rima or Raima, pero gusto pa niya, naghahangad pa siya ng mas mataas, hindi pa nga lang niya naaakot sa ngayon, parang nag-iisip pa lang na gawin or i-achieve. Paano nga pala, speaking of achievements, yan, paano kayo, nakakaranas kayo, ato si Celso, nakaranas to ng mga bonuses and rewards tsaka promotions. Speaking of promotions, yung pag-upgrade ng business or ng career, what do you think is the best practices na may share niyo? Well, sa akin talaga hinot seat ni ate talaga. Well, I really don't know. Actually, hindi ko rin alam. Well, ang secret ko lang kasi palagi is, ang secret ko lang palagi kasi, kung pag meron akong ginagawa sa isang, sa isang work, I always, ang unang-una kong ginagawa is, minamahal ko yung job, yung work. Alam mo yun, talagang ini-embrace ko siya. Para, alam mo yun, doon ako nag-excel eh. Kahit na anong work na ginagawa ko is binibigay ko kung ano yung best ko. Hindi siya yung dahil lang winwork ko siya kasi work siya, kailangan ko siyang trabahuhin. It's actually no room for me. Kapag na meron akong work, minimake sure ko na mabigay ko lahat yung best ko. Para alam mo yun, yung outcome. Kasi for me, kapag yung work, hindi lang siya basta yung pagkakakitaan mo eh. Sa akin parang, I wanted to share, you're paying me money, so I will give you my best. May love with care. Alam mo yon. Kaya yung nagiging outcome niya is nagiging rewarding and nagiging success. So yon, yung good attitude and yung positivity, talagang malaking tulong yon para mag-excel at saka mag-success ka sa isang ginagawa mo. Perfect. Yon. Tama yon. Nice. Ikaw naman? For me naman, if like what I said kanina, huwag kang magsisettle kung nasan ka na. Pero before ka mag-level up, make sure muna na perfect muna tong level na to. Let's say for agent, perfect muna siya. And make sure na yung pipiliin mo na position na a-applyan mo na susunod is comfortable ka. And mabibigay mo yung best mo nga, katulad ng sinabi niya, yung bang let's say for sa call center na rin kasi nandito tayo, 'di ba? Ito yung alam nating field. Let's say kung maalaga ka sa mga team mo, mag-motivate ng ibang tao, doon ka sa line ng team leader. 'Di ba? Kasi meron din QA, quality analyst. Kung pupunta ka sa QA, mabubore ka doon. Kasi wala kang kakausapin doon, mag-monitor ka lang ng calls and mag-make sure ka lang na quality yung mga calls. So make sure na
kung ano yung passion mo, ayun pala, passion. Kung ano yung passion mo, dun ka pupunta ang path para okay na okay yung kakalabasan. And mabibigay mo yung best mo kasi gusto mo yung ginagawa mo. Correct. Diba? So, next na ating babasahan, thank you sa pag-share ninyo yung dalawa sa inyong best practices. Doon naman tayo sa ano, kay Aileen, kanina ko pa siya napapansin, si Miss Aileen De Castro Moriano. Business and, oy, about her business na pinasok niyo ngayon, kung ano magiging resulta. Okay, good. Ganda ng advice ng card. Kahit sa kabila ng Ten of Swords, Ten of Swords, it means panahon ng paghirap, panahon ng paghirap, or kagaya na yung crisis, King of Cups, marami pa rin siyang nagagawa. Since pumasok siya sa negosyo, okay lang, hindi ka dapat mag-expect ng sobrang ganda sa panahon ngayon. You have to strike, sabi ko nga sa umpisa, talagang hindi kagandahan ang maaani mo, hindi mo agad maaani yung mga tinatanim mo, correct? So, lalo na ngayon sa panahon ng crisis, what she has to do is to learn from the past, yung daw ang sabi ng Elephant Spirit dito, learn from her past experiences when it comes to career or business. How about you? Oy, nga pala, since, di ba kaka-start mo lang din ang business, Anne? How did you do it? Parang ano lang, kaka-2 months lang namin. Ano lang yun? Actually, yung pagpa-plan ng business, matagal na, last year pa. Ang dami na namin pinuntahan na ano, franchise na pupuntahan gato, may mag-i-inquire, ganun. Pero ito, actually, biglaan lang to eh. Kasi yung kapatid ko siya talaga yung nag-bake. Tapos, umuwi siya kasi inis na inis siya. Wala siyang maanuhan. Wala siyang mabilhan na ingredient. So, ayun, eh, usong-usong ngayong pandemic itong mga nagbe-bake, di ba? Tapos, isa-sell nila online. So, ayun, sinabi ko dun sa business partner ko, so sabi niya, sige, start na natin yan. Tapos, yan, nagpadala na siya. Eh, yaman eh, no? Looking. So, ayun, nagpadala na siya ng, ano, ng capital. And then, yun, nag-start na kami agad. Parang 1 week lang after noon, nag-start na kami agad. Then, eto, so far okay naman siya. Every day meron kang ano, merong income pa rin. May bumibili every day. Though may mga araw talaga na walang bibili and merong bumibili pero onti lang yung ano, yung amount. Pero syempre, go pa rin tayo kasi alam naman natin na hindi every day talaga magiging hindi every day Pasko. Correct. Oh. Ayun, syempre, and may nabasa kami na ano, parang bibigyan mo siya at least 6 months para yes. Makita kung mag-work siya or hindi. Correct. So, ayun, tsaga-tsaga lang talaga. If ever naman na hindi siya mag-work, edi mag-plan ka ng iba. Marami namang business dyan eh. And ayun, babalik ka sa passion. Make sure na, or hindi naman make sure. Pero recommended na yung i-business mo or i-work mo is may passion ka talaga para hindi ka ma-exhaust. Ay, tama. Pag, ano, para hindi ka, alam mo yun, parang ayoko na nito, hindi ko naman to alam gagawin dito, ganyan. So, ayun, mas maganda na may alam ka doon sa pinapasok mo and magbasa ng magbasa, mag-aral ka kung anong gagawin, ang dapat gawin doon, manood ka ng mga videos. Ang dami din sa YouTube ngayon na videos na paano how to do this or how to do that. So, ayun, i-expand mo yung knowledge mo. So, wag ka mag-rely dun sa gusto mo lang. Ganun. Mm-hmm. Wala namang bagay na gusto mo lang, then biglang makukuha mo, di ba? So, right, kailangan talaga siya paghirapan. Exactly. Yun din yung ano, lagi yung i-share or sinasabi na solusyon sa mga client ko kapag tinatanong nila ako kung ano ba ang business ang maganda. So, obviously, the first thing na ina-advise ko is to do a business. Mag-business sila ng mga interest. Yung interesado talaga sila at kabisado nila. Or may idea na agad sila. Para madali na agad matutunan tsaka magawa ng paraan. Kasi pag hindi mo gusto yung pinapasok mo, nag-aaral ka pa lang talaga from scratch, ang hirap nun.
And then, sa umpisa lang yun masaya na kumikita ka, or sa umpisa na pag na feeling mo kumikita ka na kahit pa paano, yun lang yun. Pero pag tumagal-tagal, pag napapagod ka na, madali mo yung bibitawan kapag hindi mo talaga interest. Nagiging disadvantage din siya kapag medyo first few months pa lang or 6 months tapos hindi mo agad nakukuha. Ano, bibitaw ka na agad kasi hindi ka naman talaga happy dun sa ginagawa mo. But if you're really happy, it's your hobby, it's your interest, it's your passion, kahit anong mangyari dyan, ipaglalaban mo yung trabaho or career na yan. Right? So, ano naman, pwede na tayo siguro magpaalam na yan. Thank you so much sa inyong dalawa. Maraming salamat. Enjoy ko. Thank you so much. At trabaho rin kayo at meron kayong mga gagawin. Good luck yes, sa inyong mga career. Yes, may shift pa later. Yes. Oh, ano kayo ha? Uy, ano kayo, mag-invite kayo ulit sa inyong mga page, channel, or business. Go ahead. Sure. Oo nga. Ikaw muna eh. Nauna ko kanina eh. Oo nga guys. Ano, thank you kasi nandiyan kayo. But then, sasamantalahin ko na to guys. Please, ano, papalambing ako. Sana, puntahan niyo yung maliit kong YouTube channel. Just type Celsa Ramos De Castro sa inyong YouTube sa YouTube and then makikita nyo kagad. Mag-like and subscribe lang kayo guys. Medyo browse lang kayo. My blog is all about like the personal blogs, travel, at saka yung mga adventures. So samahan nyo ako guys para alam mo yon, good vibes lang tayo. And kasama ang tawag dito, very soon magkakaroon kami ng collaboration ni Ate Ann, Ate Vanjie. So, yes. Subscribe na kayo guys kung malay nyo. Diba? Mabuking natin si Ate Vanjie. Ate Vanjie. So, naman tayo sa ano. Secret. Naman tayo. Magkukulab kami niya. Alright, thank you. About you, Ann. Ayan. So, yun nasabi ko kanina yung mga mahilig sa sweets dyan. So, magandang start ng business. If taga dito lang kayo sa Cavite, around Cavite, paki-like and follow yung aming page. It's actually Patissier yun, di ba? Yung tamang parang ano yun, Patissier. Sure. Pero since Filipino tayo, okay na yung Patissier. It's Patissier Baking Supplies and Packaging. Ayan, murang-mura po ang aming mga ano ingredients. Make sure talaga namin na mas less yung price namin kesa dun sa mga ibang online seller. Kasi, nice. Syempre, ang shipping pa, ang ano pa. So, para mas malaki ang benta nyo. Ayun po, pakilike na lang ang page namin and always open naman kami. Well, ang online shop namin is always open. So, ayun. Message nyo lang kami if may orders kayo. And, of course, follow ang ating magandang madam. Oo nga. Maraming salamat sa inyo. Ganda ng hair. Thank you, Ate Vanjie, for inviting us. You're welcome. Sunod daw yes, natin yung mga so next time yung mga dapat kasama ko dito. And good luck sa inyo again. Bye-bye. See you again. Good night. Bye. Good luck, bye, guys. Bye.